Noong unang panahon, may alamat na ang diyosa ng buwan at ang demonyo ng gabi ay walang pagod na naglalaban sa loob ng 7 araw. Dahil sa kanilang magkaibang paniniwala, nagbaliktad ang mundo. At ang labanan ay tila walang katapusan dahil pareho silang malakas. Sa wakas, upang maprotektahan ang mundo, tinanggap ng diyosa ng buwan na isakripisyo ang kanyang buhay. Ipinasa daw niya ang kanyang kapangyarihan sa kanyang mga apo para ipagpatuloy ang kanyang marangal na misyon. Sino ang apo ng buwan? Mag-subscribe sa WA Fairy Tales para malaman pa! Pagkatapos, sa wakas ay dumating ang araw. Si Diana, ang prinsesang may hugis buwan na balat sa kanyang noo na ipinanganak, ay umiyak pagkasilang. Sa araw na isinilang si Diana, muling nakita ng mga tao ang ginintoong liwanag ng buwan. Ang kanyang pag-iyak ay tumapos sa mahaba at mapanglaw na mga araw, habang ang malamig at madilim na gabi ay nababalot. Si Diana ay isang matalinong bata at lumaki ng may papuri. Sa murang edad na 4, natutunan niya ang sining ng pagpapatawag ng mga mahiwagang hayop. Sa napakagandang simula, inaasahan ng lahat na magiging mas natatangi si Diana. Hindi lang pinahintulutang mabigo si Diana, ngunit kailangan din niyang palaging manguna. Bilang resulta, sa tuwing may makikita siyang bihasa sa isang bagay, kailangang hamunin sila ni Diana at magsikap na siya ang mas mahusay kaysa sa kanila. Sa paglipas ng panahon, ang mga panggigipit na pasan sa balikat ay nagpabago kay Diana mula sa masigla at masiyahing dalaga ay naging alangan at nakakatakot. Pero may mahiwagang kapangyarihan si Prinsesa Diana. Bakit hindi niya maiwasan ang mga anino? Hindi siya sigurado kung anong pakiramdam na yon. Ngunit si Diana ay palaging pagod. Hindi siya mapakali sa pagtulog at kung minsan nawawalan siya ng interes sa mga bagay, kabilang ang mahika. Matabang pusa! Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin! Mali ang lahat! Matabang pusa! Binigay ko na ang lahat, pero lumalala ang pagganap ko. Ngayon, sa unang pagkakataon, natalo pa ako ng iba sa pagsusulit sa mahika. Sa sandaling ito, talagang natatakot ako. Nagpantig ang tenga ko at wala akong marinig. Ang tanging mahika na pwede kong gawin ay tawagin ang matabang pusa. Pinabayaan ako ng mahika. Ay, naku, nakakadismaya! Anong gagawin ko ngayon? Kung makapagsasalita lang ang matabang pusa, mas madali! Maagang pumanaw ang Reyna. At naisip ng hari na ang kawalan ng patnubay ng ina ang dahilan kaya't ganito si Diana. Kaya nagpa siya ang hari na kumuha ng isang asawa para sanayin si Prinsesa Diana. Hindi tulad ng pagiging istrikto ng hari, ang asawang Reyna ay napakaamo at lubos na inaalagaan ng prinsesa. Nabalitaan kong hindi maganda ang pakiramdam ng prinsesa nitong mga nakaraang araw. Ang gamot na ito'y panlunas sa aming nayon na makakatulong sa pagtanggal ng pagod. Sa tuwing nakakaramdam ka ng tensyon, uminom ng isang tableta. Hindi agad ginamit ni Diana ang kakaibang gamot na ito. Ngunit ang kanyang mga alalahanin ay lalong hindi mapigilan. At ang kompetisyon ng mahika ay nalalapit na. Wala siyang ibang pagpipilian, kundi ipikit ang kanyang mata at lunukin ng tableta. Talagang gumana ang gamot. At hindi gaanong nabalisa si Diana. Unti-unting bumalik ang paggamit ng kanyang mahika. Ngunit ito'y pansamantala lang. Si Diana ay parang nagniningas na apoy na umuubos ng sunod-sunod na tableta. Isang gabi, napagtanto ni Diana na nauubos na ang gamot. At pumunta siya sa kwarto ng asawa ng hari para humingi pa. Doon niya natuklasan ang kakilakilabot na sekreto. Ang Reyna ay isang itim na salamangkero. Oh, salamin, salamin. Sabihin sa akin, kung kailan mawawala ang kapangyarihan ng liwanag ng buwan ni Prinsesa Diana? Inubos na ng kamahalan ang lahat ng gamot. Kung walang proteksyon ng buwan, masasakop mo ng kahariyang ito. Huh?
Sa oras na yun, natagpuan ng Reyna si Diana. Na dapat gumamit ng mahika para tumakas, ngunit hindi niya magawa. Sa kanyang pagbabalisa, siya'y naging isang pusa. Nako! Nagkabisa na ang sumpa ng bote ng gamot. Anong nangyayari? Malalaman mo kapag nakarating ka na sa kabila. Masunurin kong anak. Matabang pusa! Iligtas mo ako! Dumating ang matabang pusa at iniligtas si Diana mula sa panganib. Bilis, Prinsesa Diana! Umakyat ka sa likod ko! Naku po! Talaga bang nagsasalita ka, matabang pusa? Anong dapat kong gawin ngayon? Bakit nagkaganito ang lahat? Sa kasalukuyan mong anyo, walang maniniwalang ikaw si Prinsesa Diana. Baka itaboy ka pa nila. Ang tanging solusyon ngayon ay hanapin ang setro ng liwanag ng Diyosa ng Buwan para talunin ng Reyna at basagin ang sumpa. Pagdating nila sa lugar kung saan sinelyohan ang lumang setro ng liwanag, nalaman nilang may nauna na sa kanila dito. Ito'y si Ryan, ang Zoro. Sa sandaling lumitaw si Diana, ang hangganan ay nasira. Dahil siya ang apo ng Diyosa ng Buwan. Gayunpaman, mas mabilis si Ryan at kinuha na niya ang setro. Hoy, magnanakaw! Ibalik mo sa akin yan ngayon din! Kung hindi mo ito makukuha, eh di humanap ka ng bago. Oh, napaka-romantic kong kapaligiran. Huminahon ka, munting pusa. Hindi pa ako nagtatanong tungkol sa'yo. Sasalubungin ko muna ang gwapong Prinsipeng Zoro. Ryan, oras na para iabot sa akin ang setro. Makipagkasundo pala si Ryan sa Reyna. Binigyan niya ito ng korona ng kapangyarihan na magpapahintulot sa kanya na masakop ang puso ng mga tao at maging hari. Bilang kapalit, hahanapin niya ang setro ng liwanag at ibigay ito sa kanya. Sa panahon ng paghahanap, ginawang Zoro ng Reyna si Ryan upang pilitin siyang magtrabaho para sa kanya. Hindi yun ganun kadali, tanda! Kapag binigay ko sa'yo, paano kung gawin mo kong hayop ulit? Kung gusto mo, gawin mo muna ako tao! Huwag mong putulin ang sangang inuupuan mo! Matabang pusa! Iligtas mo siya! Nakay Ryan pa rin ang setro, kaya kinailangan siyang iligtas at takasan ni Diana. Diana, sundan mo ako! Bibigilan ko siya! Tandaan, ang paggamit ng setro ay kailangan ng mahika! Gayunpaman, napakabilis ang Reyna. Upang payagan sina Diana at Ryan na magtagumpay at makatakas, kinailangan ng matabang pusa na isakripisyo ang sarili. Hindi! Sige! Laking gulat nito kay Diana nang wala na doon ang nag-iisang malapit na pamilya na tumulong sa kanya. Kahit ilang beses niyang sinubukang ipatawag ang matabang pusa ay walang nangyari. Kahit na ginamit niya ang setro ng liwanag na sa tingin niya ay makakatulong na mabawi ang kanyang mahika. Bakit? Bakit hindi ka nagpapakita? Ang matabang pusa lang meron ako sa buhay ko. Tama! Ang mahiwagang sumpa! Hindi yun madali! Aray! Ang lakas ng loob mo! Huwag kang umasang magpapakita pa ako sa'yo! Wala ka bang paraan para gawin to? Nagtitiwala ka bang itatapon kita sa ilog para kainin ng isda? Huminahon ka, binata! Sasabihin ko sa'yo! Sasabihin ko sa'yo! Ang espesyal na bagay tungkol sa mahikang ito ay ito'y gumagana lang sa sandaling pagpalit ng hating gabi sa panahon ng kabilugan ng buwan. Ang tinakdang araw ay tatlong araw pagkaraan at kung ang oras na ito'y napalampas, matagal pa muli para sa isang pagkakataon. Si Ryan na may parehong layunin na talunin ng Reyna ay nagsikap na tulungan si Diana na mabawi ang kanyang mahika. Napagtanto nila na sa mga panahong komportable si Diana, maaari siyang pansamantalang mag-ibang anyo bilang tao. Kahit sandali lang. Meron sigurong dahilan kaya't nataranta siya ng ganito, di ba? Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may nakinig sa paghihirap na kailangang maging numero uno bilang isang prinsesa.
Kasabay nito, nalaman din ni Diana na si Ryan ay isang prinsipe. Ngunit ang kanyang ina ay mahirap at pareho silang galing sa mababang pinagmulan. Kaya't nabuhay sila sa kalungkutan. Habang sinusubukan ni Ryan na ipakita ang kanyang sarili na mahusay, mas nakita siyang lumalaban para sa trono. Upang protektahan ang mga mahal sa buhay, walang magawa si Ryan, kundi ang maging pinakamalakas. Kahit na ang ibig sabihin nito ay mawala sa kanyang sarili sa pagnanais. Sabi ko na pagod ako, pero walang nakinig. Bakit ayaw nilang makinig? Paano naman ako? Naglapit ang dalawang pusong may galos sa bawat hakbang. Maaring manatiling tao si Diana ng mas mahabang panahon, sapat na upang maisakatuparan ang plano. Sa araw ng laban, pinasok ng dalawang palasyo. Sa mismong silid kung saan nagsasanay ang reyna ng kanyang mahika. Nang makitang nabawi ni Diana ang kanyang anyo bilang tao, labis na nagulat ang matandang reyna. Aba! Ang aking anak ay nakahanap ng paraan na bumalik sa pagiging tao muli, hindi ba? Pero tila pansamantala lang ito. Tignan natin kung gaano katagal ang pilak mong dila. Ang daming sinasabi! Anino kong demonyo! Ikaw nang bahala kay Prinsipe Ryan! Huwag kang mag-alala tungkol sa akin! Samantalahin mong pagkakataon! Habang papalapit ang kabilugan ng buwan, ang enerhiya ng liwanag ng buwan ay dumaloy sa bintana at bumalot sa silid. Tumigil ka sa pagbibiro! Maari ka lang magmahika na umaasa sa isang katulad mo! Anong uri ka ng tagapagmana ng buwan? Nawala mo pang iyong posisyon sa ordinaryong tao! Hinamon ng kagipitan, nagsimulang manginig si Diana. Bago pa man natapos ang pag-awit, si Diana ay muling nag-ibang anyo bilang isang pusa. Lumipas ang oras ng kabilugan ng buwan. Ibig sabihin na hindi na nila magagamit ang kapangyarihan ng setro ng buwan. Aking munting prinsesa, ngayon ay wala ng paraan para iligtas ka! Ngunit hindi inaasahan, isinakripisyo ni Ryan ang kanyang korona at inihagis ito kay Diana. Nalumikha ng kalasag upang maprotektahan siya sa sumpa. Kakaiba, kung wala ang korona ng kapangyarihan, si Ryan ay bumalik sa pagiging tao. Naintindihan ko na, kapag hindi matigas ang ulo ko na habulin ang kapangyarihan, ang sumpa ay mababasag. Diana, huwag mo nang subukang bigkasin ang salamangka ng liwanag ng buwan. Gamitin ang iyong sariling mahika at maging totoo sa iyong sarili. Naalala ni Diana ang kaligayahang nadama niya nang gumawa siya ng mahika. At naalala niya noong pinotektahan siya ng kanyang kaibigan, ang matabang pusa. Matapang na binigkas ni Diana ang pamilya ng salamangka na siyang unang mahika na binigkas niya noong bata pa siya. Ang mahiwagang ilaw ay kuminang ng malakas at ang matabang pusa ay lumitaw sa mas malakas na anyo kaysa dati. Lumakad ito patungo sa reyna. Sa halip na matalo nang mawala ang liwanag, ang reyna ay nag-ibang anyo na maganda at maamong diwata ng buwan. Siya pala'y orihinal na tagalingkod ng diyosa ng buwan. Natungkuling hanapin ang tagapagmana at tulungan sila sa pagproprotekta sa mundo. Pagtanto ko na sa halip na direktang tulungan ng prinsesa na maging mas matapang, kinakailangan niyang malampasan ng mga hamon sa kanyang sarili. Samantala si Ryan ay ang pagkabuhay ng demonyo ng gabi, ang may kabaligtarang ideolohiya ng diyosa ng buwan. Ang reyna ay tumulong sa paglutas ang kanilang nakaraang sama ng loob, habang siya rin ay natuto ng isang aral. Sa pamamagitan ng pag-alay ng kanyang korona para sa ibang tao, natin nalikuran din ang kanyang ambisyon na gawang muling maging tao ni Prinsipe Ryan. Katulad din ni Prinsesa Diana, wala nang kagipitan na lampasan ng iba. Ang pagiging totoo sa sarili ay ang panahong pinakamalakas siya. Nagkaunawaan si Ryan at Diana, naging matalik na magkaibigan at magkasamang naglalakbay para protektahan ng isang mapayapa at magandang mundo.
Dito nagtatapos ang kwento ngayon. Salamat sa inyong suporta. Ang bawat view ay isang malaking paghihikayat para sa amin na lumikha ng mas kawili-wiling mga kwento. Huwag kalimutang mag-subscribe sa WA Fairy Tales para matulungan kaming umabot ng 1,000,000 subscribers sa lalong madaling panahon. Ngayon, ibahagi sa WA Fairy Tales ang inyong saloobin pagkatapos mapanood ang kwento ngayong araw. Magkita-kita tayo sa susunod bahagi! Noong unang panahon, sa lupain ng Diwata, nakatira ang isang napakagandang prinsesa na si Stella. Si Stella at ang kanyang mga kapatid ay palaging nagsasanay ng husto at naghihintay sa kanilang 13th kaarawan. Ayon sa batas ng lupain, ang bawat diwatang prinsesa ay pipiliin ng banal na apoy at pagkakalooban ng mahika na angkop sa kanyang personalidad at misyon kapag sila ay 13 gulang. Si Stella ay lumaki at inasahan ang buong kaharian ng diwata. Umaasang mabibigyan siya ng espesyal na mahika. Dahil isa siyang diwatang prinsesa na may mabuting puso at laging tumutulong sa mga tao. At pagkatapos ay sumapit din ang 13 kaarawan ni Stella. Ang Reyna at ang lahat ay kinakabahang nanonood habang naglalakad siya patungo sa banal na apoy upang tanggapin ang basbas. Ngunit sa paglipas ng oras, ang banal na apoy ay hindi nagbago. At walang liwanag na bumalot kay Stella gaya ng mga kapatid niya noon. Nagsimulang magbulungan at magkwentuhan ng lahat. Nagulat at nadismaya si Stella nang makita ang banal na apoy. Pagkatapos ay napaluha at lumipad. Mula noon, palaging nalulungkot si Stella dahil siya lang ang taong walang mahika sa lupaing ito. Palagi niyang sinusubukang tumulong sa mga tao, ngunit palagi siyang tinatanggihan at iniiwasan ng ibang mga diwata. Sinong mag-aakala na ang isang taong walang mahika na tulad niya ay talagang hadlang? Stella, huwag kang mawala ng pag-asa. Ang pinakadakilang mahika ay ang kabaitan. Laging panatilihin ito sa'yo. Opo, lagi kong tatandaan ang sinabi mo. Sa kanyang 18 kaarawan, mag-isang dumating si Stella sa harap ng banal na apoy upang humingi ng basbas. Ginawa kong lahat sa taong ito. Pakiusap, Diyos ko. Mangyaring saksihan at pagpalain ako. Gagamitin ko ang aking mahika para tumulong sa mga tao. Nang matapos magsalita si Stella, nakita niyang namatay ang banal na apoy. Ang madilim na ulap ay nagmula sa kung saan. At isang bagyo ang dumating na naging sanhi ng kanyang pagkataranta. Lumitaw ang Reyna ng diwata upang iwaksi ang mga ulap at niyakap si Stella upang siguraduhin siya. Stella, ang totoo ay matagal na ang banal na apoy. Simula pa noong pumanaw na Reyna. Kinailangang labanan ng ating ninuno ang maraming madilim na puwersa para protektahan ito. At pagkatapos ay tinamaan siya ng sumpa na magkakaroon ng isang anak na diwata na hindi mabibigyan ng mahika. Iyon ang wawasak sa lupaing ito. Ang taong iyon ay ako. Tama ba, ina? Akala ko hindi na ito mangyayari, pero hindi ko inaasahan. O aking kawawang Stella. Biglang lumakas ang bagyo at ang buong kalawakan ay nagdilim. Ang banal na apoy ay lumabas. At bumagsak din sa bagyo ng madilim na puwersa. Mabilis na niyakap ni Stella ang apoy sa kanyang kandungan at sinubukang gamitin ng Reyna ng diwata ang lahat ng kanyang lakas para lumaban. Ang bagyo ng madilim na puwersa ay lumipas at ang apoy sa kamay ni Stella ay mas maliwanag kaysa dati. Himala! Ang apoy ay hindi kailanman naging ganito kaliwanag! Ina! Baka pumalis natin ang sumpang ito! Sabihin mo sa akin kung anong dapat kong gawin! Noong ikaw ay 13 gulang at hindi nabiyayaan ang mahika, labis akong natakot at nanalangin sa banal na apoy na ipakita sa akin kung paano alisin ang sumpa. Ngunit kakaiba, ang iyong imahe lang ang lumitaw sa liwanag ng apoy. Posible po bang ako lang ang makakapag-alis ng sarili kong sumpa? Pupunta ako kahit saan. Gagawin kong lahat para mangyari ito, ina. Nakikiusap ako sa iyo na payagan mo akong gawin ang aking misyon. Ang Reyna ng Diwata, bagamat labis na nag-aalala para kay Stella, ay sumang-ayon dito dahil naantig siya sa kanyang matibay na kalooban. Noong gabi bago umalis, lumuhod si Stella sa harap ng banal na apoy upang manalangin. Banal na apoy, pakiusap! Ituro mo sa akin ang daan! Sabihin mo kung saan ako pupunta!
kung anong gagawin ko para maalis ang sumpang ito. Ang banal na apoy ay kumislap at lumiwanag. Lumitaw sa harap ni Stella ang tanawi ng isang maliit na bahay sa gitna ng malalim na kagubatan. Ang daan patungo dito ay tila lampas sa mahiwagang lupain. Ikaw lang yung makakapagligtas sa sarili mo. Sa gitna ng kagubatan, mahahanap po ang sagot. Pagkawala ng boses, unti-unti ding lumipad ang banal na apoy at pumunta sa palad ni Stella. Natuwa si Stella. Marahil ay sasamahan siya ng banal na apoy sa kanyang paglalakbay. Maingat nang inilagay ang apoy sa maliit na bote. Nadala niya sa kanyang paywang. Maraming hirap ang nalampasan ni Stella at narating din niya ang gitna ng kagubatan. Natuwa siya nang nasa harapan niya ang bahay na binanggit ng banal na apoy. Kasabay nito, sa mahiwagang bahay na iyon, isang itim na bruha na pinapanood ang bawat hakbang ni Stella sa mahiwagang bola ay nagpakita ng may nakakatakot na ngiti. Hindi ko inaasahan na susuko ka. Napakatapang! Pagkatapos ay lumingon siya kay Stella gamit ang kanyang itim na mahika para ilapit si Stella sa kanya. Si Stella ay nahila sa loob ng bahay at inihagis sa lupa. Takot na takot na nakatingin sa matandang babae. Ikaw? Sino ka? Saan ang lugar na ito? Sino ako? Ako ang taong hinahanap mo. Ang nagbigay sa'yo ng sumpa. Bakit mo ginawa yun? Ikaw at ako'y walang pagtatalo. Bakit? Huwag kang mag-astang inosente. Sino? Sino ang nagnakaw ng banal na apoy at ginawang tuyo ang lugar na ito? Kayo yun! Mga diwata! Kinontrol niyo ang aking banal na apoy! Mga mapuot at hamak na magnanakaw! Wala! Wala kaming masamang intensyon! Ang mga diwata na binigyan ng mahika ng banal na apoy ay ginagamit para gumawa ng mabuti at makinabang ang lahat ng nilalang. Sinungaling! Huwag mo akong subukang lokohin! Ninakaw mo ang buhay ng lugar na ito at pati ako! Walang makakakuha ng mahika! Matatapos tayong lahat! Ha! Nagalit ang bruha! Nagpaikot-ikot ang dilim kay Stella. Naalala niyang nasa kanya pa rin ang banal na apoy. Dali-dali itong itinaas ni Stella sa harap ng mangkukulam. Ngunit na natiling pareho ang apoy, hindi kuminang o gumagalaw. Ngunit nang makita niya ang apoy, ang mangkukulam ay labis na nabuhayan. Kinuha niya ang apoy sa kanyang kamay at umiyak ng may puot. Nataranta si Stella at lumipad para sunggaban ang apoy at nawala ng malay ang mangkukulam sa lupa. Sa kanyang ulirat, nakakita si Stella ng pulang apoy. Isang madilim na kumukulong apoy na nagmumula sa bruha. Isang sariwang berdeng apoy na nagmamakaawa na iligtas ang kagubatang ito. Pakiusap, iligtas mo kami! Pakiusap, iligtas ang kagubatan! Ah! Ginamit ni Stella ang huling lakas niya para agawin ang apoy sa kamay ng bruha. Sa pakikipaglaban, bigla niyang napagtanto na may butas sa kanyang puso, sa kaliwang dibdib, at minsan ay may mahinang kislap. Ang banal na apoy! Ang puso ng babaeng nagbabantay sa kagubatang ito? Ang tanawin dito ay tila sinisipsip ng buhay. Marahil dahil walang banal na apoy? Kung ibabalik niya ang banal na apoy sa lugar nito, si Stella ay maaring hindi mabibigyan ng mahika magpakilanman. Ngunit ang kagubatan at ang bruha ay nangangailangan din ng apoy na yon upang mapanatili ang buhay. Naalala ni Stella ang sinabi ng kanyang ina at lumipad sa bruha gamit ang natitirang lakas. Kinuha ang banal na apoy at mabilis na inilagay sa butas sa dibdib ng mangkukulam. Sa oras na iyon, isang liwanag ang sumikat sa kagubatan. Ang bruha ay unti-unting nag-ibang anyo sa isang magandang dalaga. Ang mangkukulam pala ay ang diwata ng buhay. Ang buong kagubatan ay tila nagpalit ng damit sa isang maliwanag na berdeng kulay. Ang nawalang banal na apoy ay ang susi sa buhay dito. Stella, ikaw ang tagapagligtas ng kagubatang ito at ako rin. Natutuwa akong tamang pinili ko. Daang-daang taon na ang nakakalipas, aksidenteng inalis ng ninuno ng tribo ng diwata ang banal na apoy. Ang sagradong apoy na kumakatawan sa buhay dito. Labis akong nasaktan ng mawala ito. Ang kagubatan na ito ay nalanta din dahil doon. Dahil sa sobrang sakit,
sinumpa ko ang mga diwata. At sa kabutihang palad, salamat sa iyong mabait na puso at sakripisyo, natulungan akong alisin ang sumpa. Si Stella ay binayaan ang mahikarang diwata ng buhay. Sa kanyang kamay ay isang bagong banal na apoy na may kulay berdeng kumakatawan sa matinding buhay. Masayang dinala ni Stella at ng diwata ng buhay ang bagong banal na apoy sa lupain ng mga diwata.